So hello guys, gusto ko lang gumawa ng vlog guys about sa you know, about sa mang sa topic na totoo nga bang ginagawang mang karamihan guys, may mga cases. Ewan ko, may mga cases sigurong ganun. Pero may mga nagsasabi kasi na kapag ikaw ay nakapag-asawa ng Indian, tapos pupunta ka ng India, gagawin ka daw nilang katulong at kailangan mo silang pagsilbihan, ganyan, mga buong angkan ng in-laws mo, ganon. So, for me guys, ha, in my own experience, kasi ako guys, nagpunta ako ng India. So, i-share ko yung experience ko guys, no? So, first time ko nagpunta ng India guys, parang bisita pa lang guys, first meet ko sa mga in-laws ko. So, bali, that time kasi guys, hindi talaga ako tanggap ng mga in-laws ko para sa anak nila. Against sila guys, pero pinaglaban ako ng anak nila. Alam niyo yun. So, tumira ako sa bahay nila ng halos isang buwan. So, nasa ano pa sila dun, noon guys, government house. So, that time guys, bawal talaga ang foreigner na tumira sa government house. So, parang ang ginawa nila is tinago nila ako. So, hindi ako nakakalabas guys. Nakakalabas man ako pero ano, gabi. Parang, kasi dito guys, ano eh, hindi, ewan ko ah, kasi bata pa lang kasi ako, tawag na sa akin, basta may makakita sa akin. Mukha daw akong Bombay. Ayan. So, nakalakihan ko yan guys, sa Pilipinas. Tawag nila sa akin Bombay. So, dito guys, nung pumunta na ako ng India, hindi nila halatang foreigner ako guys, na ibang lahi ako. Mas nagiging foreigner pa si Mister sa kanila. Yung mas napagkakamalang foreigner pa siya kaysa sa akin. So, ayun na nga, tinago, parang nagtago ako ng halos isang buwan sa bahay nila. So, ang ginawa ko dun noon guys is, may tagalinis sila sa bahay. So, syempre, nagtatago nga ako. So, ang ginawa nila is, ako yung gumawa nung gawain nung katulong nila. So, which is okay lang naman sa akin noon guys, kasi syempre nagpapalakas nga ako sa mga magiging in-laws ko, diba? So, no problem sa akin yun, kasi sanay din naman ako gumawa ng trabahong bahay sa Pilipinas. So, ayun na nga, so afternoon guys, so bali nakadalawang balik ako ng India guys, bago kami kinasal ni Mister. So, nung kinasal din kami guys, parang secret marriage din yun guys, parang ganun kasi, pero alam ng mga in-laws ko na ikakasal kami. So bali kaming dalawa lang talagang nagpunta sa Delhi para maikasal, magpirma-pirma lang naman ang ginawa namin doon guys, walang ceremony. So ayun na nga, so at least diba may idea na ako. So after kasi nung kinasal kami guys, after 1 week umuwi ako ng Pilipinas. Excuse me. So, umuwi ako ng Pilipinas noon after kami kinasal. So, at least, di ba, may idea na ako kung anong magiging buhay ko dito sa India. Kasi ibang-iba talaga, guys, ang tradition nila dito. So, ayun, so, after ngayon, kinasal kami, umuwi akong Pilipinas. So, nagka-COVID. Ayun, 2019 kami kinasal, guys. So, nagka-COVID. So, after 2 years again, guys, tsaka ako nakabalik. So, ayun. So, that time guys, nung bumalik na ako, nag-retiro na rin si biyanan kong lalaki sa trabaho niya, sa government. So, bali, pagka-retired na kasi guys, hindi ka na rin pwedeng tumira doon sa government house. So, bumili sila ng bahay guys, that time. So, nung pagbalik ko, nakabili na sila ng bahay, nakalipat na rin sila. So, bali, apat lang kami dito guys sa bahay noon, nung wala pa si Jessa. So, bali, may kalakihan kasi itong bahay nila guys. So, hindi ako ginawang katulong. Dahil may tagalinis kami guys, may tagahugas kami ng plato. Iba yung tagalinis, iba yung tagahugas ng plato. So, it's your choice guys. Sabi ko sa asawa ko, sabi ko kahit ako walang problema kung
ako ang maglilinis kasi nga wala akong ginagawa. Parang nakakahiya naman, di ba? Parang ganun. So, hindi sila pumayag, guys, na ako yung gumawa ng gawaing bahay kasi nga may kalakihan tong bahay. So, ayun. Ang baleng gawain ko lang dito, guys, is sa kitchen, magluto. Kung alam ko yung gusto nilang ulam, ganyan. Yun lang ang gawain ko. Or dusting, ganyan. Ng alikabok. Kasi hindi kasama yun, guys, sa trabaho nung tagalinis. Depende kung kasama yun, kasama lahat yun, guys. Iba yung bayad. So, mas malaki yung bayad kung kasama ang dusting. So, ayun, guys. Kung hindi ako magdadusting, si mother-in-law din, guys, nagdadusting yan. So, about dun sa pagsisilbi, guys, I think as daughter-in-law kasi dito, guys, sa India, as daughter-in-law, parang is it obligation, Gulu, as daughter-in-law? To? To serve, like, it's like, what's your tradition here? Is it tradition? Listen, there are not like many people here, right? Only some. So it's like, let's say it's just mom and you. So as elder, like helping each other like that. It just comes down to who's elder or younger. If I have a younger sister, she will serve. If it's like, but if it just depends on who's elder. Elders are respected here. Yeah. So it's like that. So ayun, guys, sabi ni Mr. Guys, depende kasi nga, kami ni dito sa bahay, ako si mother-in-law yung babae. Kasi guys, ang babae talaga dito yung nagsisilbi. Pareho lang naman din sa Pinas, di ba? More on babae rin naman talagang madalas gumagawa ng trabahong bahay. So, ayun nga, dahil nga dalawa lang kami ni mother-in-law babae dito at ako lang yung daughter-in-law dito. So, basta may bisita, guys, hindi naman madalas ako yung nagsisilbi din. Kasi madalas pag bisita ni father-in-law, si mother-in-law ang nagsisilbi. Na naggumagawa ng chai, nagsiserve ganun, si mother-in-law. Pero kapag ka, ang bisita, guys, is relatives, ganyan. Basta hindi kakilala ni, basta hindi bisita ni father-in-law, guys, dun ako gumagawa ng chai. Dun ako nagsiserve ng chai or nagsiserve sa kanila. Which is normal, for me, guys, normal yun. Kasi kahit naman sa Pilipinas, di ba, very hospitable tayo. So sa Pilipinas, di ba, kapag may bisita naman tayo, nagsiserve din tayo, di ba? Bisita man ng kuya natin o mama natin, papa natin, nagsiserve tayo, di ba? So parang ganun din naman dito, guys. So ang ibig sabihin ni Mister, sa ibang bagay, ibang way, guys, kung sino daw yung mas bata or parang ganun. Kunyari si ako tsaka si mother-in-law, 'di ba? Syempre mas elder siya, mas bata ako. So syempre bilang ano ba, respect, paggalang. Ako yung magse-serve, 'di ba? Pero sa ano lang 'yun, guys, sa relatives lang namin. Pero pag mga sabi ko nga, pagka bisita ni father-in-law, mga elder na bisita ni father-in-law. I just wanna... si mother-in-law yung nagse-serve. Kaya I just want to add something. Here, relatives also, like, it's not like obligation, it's like who's elder, one thing. Second thing is, it's like relatives also respect a daughter-in-law, especially, you know, more than their own. Like, they used to respect daughter-in-law and give her gifts and like that. You experience it, right? It's like that. Like, they also respect back. So, yun, guys, sabi ni Mr., nirerespeto din dito yung mga daughter-in-law, guys, dahil sa pagsisilbi nila. So binibigyan din yun ng ano, guys, ng anong ba tawag doon, ng importance ba, kasi dito, guys, pagka may mga ganyang bisita, ganyan, binibigyan din ng gift or pera yung daughter-in-law, guys. Alam yan ng mga Pinay. Kaya pag may bisita talaga, karamihan sa amin ay masaya dahil nga nagkakapera din kami. So, ayan nga, guys, regarding nga dun sa pagiging ginagawa kaming katulong dito, I think it depends, guys, sa this situation. Siguro may mga ibang case talaga na ganun yung experience. Pero kung yung pagtimplahan mo, guys, ng tea or chai yung in-laws mo, I don't think it's kind of pagiging kinakatulong ka nila sa paggawa ng ganun. Kasi it depends siguro kung paano mo na lang siya paano mo siya
i-accept ba? Kasi kung nag-serve ka na bukal sa puso mo, na masaya ka na napag-serve mo sila dahil nga in-laws mo sila, so sila na yung pangalawang magulang natin, di ba? So yun lang guys, for me guys, hindi lahat guys ginagawang katulong dito. So depende na lang sa iyo yun kung paano mo siya i-adapt sa sarili mo. So yan lang guys ang aking masasabi sa mga nagsasabing ginagawa kaming katulong dito sa India.